Hello! Welcome to Joe Philip Channel! Kamusta kayo dyan mga kumatres? So, nandito ako ulit at magbigay sa inyo ng good kaalaman or tips. So, ang tips na ibigay ko ngayon ay napakahalaga sa mga buntis. At syempre, sa mga asawa na din para nasusuportahan nila ang kanilang mga partner o asawa. So, and then syempre, kasama na rin po ang relatives kasi kung si buntis lang naman, hindi niya magagawa lahat-lahat. Kailangan din po ng suporta. Nasa ganun po ay magawa niya ang kanyang mga dapat magawa para ma-maintain na healthy buntis. So, ano nga ba ang paano nga ba maging healthy buntis? So, kailangan po ay kumain araw-araw ng balanse katulad ng gulay, prutas, ibang klaseng gulay, prutas, so berde at magdilaw. Sa prutas naman po, ibang klase, para ibang klaseng nutrients na nakukuha ng katawan ng buntis. And then, kailangan po ay uminom ng tubig, at least 10 glass a day, and kumain ng protein, sa araw-araw, pero yung iba naman po white meat. So at yung halimbawa naman yung kanin baboy, kung nakain kayo ng kanin baboy, at least 2-3 times a week lang. And then huwag kalilimutan kumain ng isda o pagkain galing sa dagat. Ang salamat po ay ma-maintain na balanse ang ating iodine sa katawan, ha? And then huwag kalimutang matulog sa ng tamang oras, at least 7 to 8 hours. And then sa hapon naman po, mag-beauty rest kayo. At least 1 to 2 hours, okay na po yun. Masarap na po ang pakiramdam niyo nun. Hindi na po kayo nun mahihina. Iba po kasi ang nakakatulog sa hapon. Nakakalakas ng katawan, maganda ang pag-iisip. Kumbaga yung nakakasigla, ha? So, ganun po. And then, huwag pong ma-stress. Iwas ang mga problema. Hayaan nyo lang yung mga hindi buntis na kasama sa bahay ang mag-isip ng budget o mga problema. Tayo, ang mga buntis po ay konting problema lang o mag-isip ng konti lang. Yung budget na simple lang. Yung hindi masyadong ma-pressure sa budgeting. Yun. So, maganda ng pagkain sa bahay, nasa ganun po, kung anong gustong kainin, makakain. Umiwas ng pagkain na maalat at sobrang matamis. Ayan. So, yung masyadong mamantig ang pagkain, iwasan po yun. So, para kumiwasan po natin na magkaroon tayo ng UTI or urinary tract infection, ha? And then, para hindi na rin po masyadong tumaas yung BP ninyo, normal lamang po. And siyempre, dapat po ay magpa-check up kayo ng regular sa check up sa inyo. Sundin niyo po yung advice nila kung kailan may babalik. Dapat po regular check up talaga. So, kasi pag hindi po kayo nakapag-regular check up, doon na po magkakaroon ng abilia. Or pwede kayo maging high risk, ha? And then, dapat po ay yung good hygiene natin ma-maintain. Hindi po dapat tayo absent ng pangligo sa araw-araw, dapat more than pa. And then syempre, yung mga skincare, i-maintain nyo po yun para okay po yung inyong pakiramdam, feeling nyo maganda, smart. So yun, ganun lang ang mga buntis, ha? So yun. And then syempre, huwag po kayong iinom ng mga bawal na pagkain. So, yun na, babanggit din naman sa inyo sa nag-check up sa inyo yun. Katulad ng sobrang maalat. At saka yung mga inumin na maalat. Pagkain maalat. Yun. Yung masyadong ma-preservatives na pag nainumin at pagkain, ha? Mga natural pores, maganda. Pero syempre, minsan kailangan din po natin ng minsan na yung magpa-fast food. Minsan-minsan, ang sobra po ay masama.
at ang kulang din yung hindi po masamahan. Yun. So, huwag po tayong iinom ng mga gamot na hindi po nireseta sa atin. Kasi dapat po, ang inumin nila po, kung ano lamang po yung nireseta sa inyo, ha? Yung sa ganun po ay, safe po ang inyong kalusugan. Siyempre, ganun na rin po si Bibi. Kapag po wala pong problema, ang mami habang nagbubuntis, ang bibi niyo po ay healthy. So, yung ang sekreto po, para maging healthy ang inyong baby, dapat po kayo mga mami, o mga buntis, ay laging healthy. So, ito po ang mga sekreto kung paano po maging healthy ang buntis. And syempre, dapat kailangan din po yung spiritual knowledge o yung magsisimba, may online church naman po tayo, socialization, o yun. Kailangan din ng bonding, family bonding sa bahay. O yun, luto-luto, paminsan-minsan. So, kasama po sa bonding yun, ha? So, kailangan po ay ano, huwag po basta kayo mag-ano, yung tawag dito, yung makikinig sa mga balita o sabi-sabi. Kasi yan, minsan po, yan ang nakakasama sa ating mga buntis. Ha? Nasa ganun po ay, may iwasan po natin mag-isip. May mga chismis. Huwag kayo magpa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 p
mga advice na hindi inaral. So, importante po yun, ha? Huwag niyong papakinggan. So, ikonsulta niyo naman. Kung may nasabi sa inyo mga kaibigan, kapamilya, pwede naman po i-confirm niyo sa mga nag-aral ng medical. Siyempre, pinag-aralan po nila yan. Hindi ko naman sila sinisiraan. Iba pa rin yung experience nila. Pero, pwede naman po i-consulta yan para masigurado na talagang karapat-dapat pa niyo sundin, ha? And siyempre, magpa-check up sa dentista kung nasakit ang ipin. Pwede ka na magpa-cleaning para hindi masira ang ipin, ha? So, yun. So, ano pa ba? Exercise. Ito magandang tips sa para maging ng healthy ang buntis ay ang exercise. Ha? So, maraming exercise ang kailangan sa buntis. Depende po yan sa edad ng inyong pagbubuntis o edad ng inyong baby. Kapag po first trimester, galaw-galaw lang, gawain bahay, bawal po magbuhat. And then, syempre, kapag naman po second trimester or 4 months, 6 months, dapat po ay yung lakad, lalakad kayo. Yun ang malalakad, huwag yung tatakbo. So, regular walking lamang po. Para sa ganun po, pawisan, magalaw-galaw ang katawan, baka ma-stroke. Siyempre, dapat po galaw-galaw ang katawan. And then, ingatan mo pa rin po ang pagbubuntis ninyo kasi kapag po kayo nagbubuhat or na-stress or na-shock, so hindi po maganda yun. Kaya, lakad lamang po, walis-walis, tuwain bahay, pagpaaraw sa umaga, nagpawisan, ha? So, mahalaga po ay nagpawisan kayo sa araw-araw. At nagpapaaraw po kayo sa araw sa umaga, mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8. And then kapag po late po lumabas yung araw hanggang alas 9 po ng umaga, pwede po kayo magpaaraw, ha? And then, syempre, kapag pinawisan kayo, inom kayo ng tubig. Pag umihiin, inom kayo ng tubig. Para maintindihan, healthy po ang skin natin. Hindi tayo magkaroon sakit sa balat. So, pwede po kasi nga pag nagbubuntis po, nagkakaroon po ng sakit sa balat. Yun po yung mga hindi po na-maintain yung fluid sa katawan. So, masyadong maalat ang kinakain. Sobrang matatamis. Ang maganda po, balance lamang po lagi, ha? And then, yung pagiging masaya. Dapat masaya kayo. Para sa ganun po ay, healthy ang baby, ganun din po kayo healthy. Healthy ang inyong pag-iisip. So, ganun po yun, masaya kayo. And then, sa third trimester naman po, ang exercise ay, 7 to 10 months na po yun. 7 to 8 months po, lakad-lakad, ganun din po. At saka yung mga gawaing bahay, magtrabaho, hindi magtrabaho, sundin lang po yung protocol sa mga buntis para sa ganun po ay hindi po kayo magkasakit, para healthy. So, and then, kapag 9 months na, 36 weeks hanggang 40 weeks, dapat po ay, ano na kayo noon,
medyo maglalaba-laba na, sit-up, magbamat. So, may mga tips po ako bibili sa inyo kung paano malaman kung ano yung mga exercise kapag nag-labor. So, yan po ay didiscuss ko later on or bibili ko sa inyo yung tips sa next video. Yun po, abangan ninyo na sa ganun po ay malaman ninyo kung ano ba ang exercise na kapag nag-labor. So, ibang video po yun kasi masyado na kayong mahaba sa aking bibigay na tips nito. Baka hindi nyo matandaan yung aking mga binigay na tips dito sa ating video, ha? So ngayon ba masaya kayo nalaman nyo kung paano ba maintain healthy ang buntis? So, tandaan nyo po yung binigay ko mga tips na sa ganun po ay ma-maintain natin na healthy ang ating pagbuntis o katawan. And then, syempre, kapag healthy po ang buntis, syempre, healthy rin po ang inyong baby. Wala po kayong worries kapag siya ay lumabas, makita nyo po siyang napaka-healthy. Okay? So, nag-enjoy pa kayo sa aking binigay na tips? So, nasamahan niyo ba ako sa aking video mula umpisa hanggang huli? So, sana po ay matapos niyo ang aking video na ito. Nasa ganun po ay nakuha niyo po ang konkretong information kung paano ba maging healthy ang buntis. And then, syempre, huwag niyo po kalimutang i-like, subscribe. Siyempre, click na rin po ang bell na all na sa ganun po ay manotify po kayo sa ating mga coming videos, ha? Na sa ganun po ay marami pa kayong makuha ang dagdag kaalaman. And then, siyempre po, share na rin po ninyo na makatulong po tayo sa iba nating mga kababayan. And then, kapag po kapag po kayo ay medyo na ano sa aking video na ito, pagpasensyahan nyo na lamang po kasi ito po ay sinisigit ko lamang sa aking pag-check up, sa aking pag-clinic, para lamang po ako magpabili sa inyo ng tips. Dahil ako masaya kapag nakapagbili po ako sa araw-araw ng tips sa inyo, nang sa ganun po ay makatulong po ako sa inyo, ha? Nang mabawasan ang inyong pag-iisip. Dahil may pandemic, so limited lang po ang paglabas. Pero kung kinakailangan na po ng mga sinyales na hindi maganda, kailangan nyo na pumunta kayo sa emergency, ha? So, nabigay ko po yung video na yon, yung tips na yon, kung ano ba yung mga sinyales na sa mga buntis na hindi maganda. So, hanggang dito na lang po. Salamat! Ako magpapaalam. God bless po!